Ito mong ulan. So labas lang ulit tayo para ihatid si boss. And subukan natin sagutin yung mga tanong nyo tungkol kay Lala Move. Let's go. Ay, bago makalabas ng umahid. Let's go. So what is up mga kapanda? Team Panda na naman nga pala to with another motovlog. Alright. So today is pag-uusapan natin, no, yung mga katanungan sa ating mga Lala Move vlogs. And pumili tayo ng mga random comments para sagutin. And hopefully, no, mapiyok pa ako. Hopefully may makuha silang idea sa mga sagot natin, no. Well, actually di naman tayo ganun ka-professional pagdating sa Lala Move kasi magto 2 months pa lang ata tayo, pero tatry natin sagutin. So, huwag na natin pahabain 'to. Simulan na natin. Let's go. So, first question is nanggaling kay Master and Magic. Wow, shout out. Ang tanong niya is, Sir, ilang ba ang paso ang rehistro at Xerox lang? Well, ito, medyo obvious na itong tanong mo, sir, no? Kasi kahit saan namang trabaho is, kapag ang papeles mo is hindi updated, is hindi tatanggapin, no? So, siguro, sir, hindi pwede yung paso na ang rehistro, no? Yung Xerox, pwede yon, sir, kasi may mga motor na Xerox lang hawak na ORCR, like yung mga hulugan. So, yung Xerox, pwede yon. Yung paso, medyo tagilid tayo doon, sir. Alright. Ang next question natin ay galing kay Sean Lubin. Hindi ko mabasa yung pangalan at apelyido mo. Ang tanong niya is, Idol, so kailangan po ba talaga mag-download ng GCash? Then, if makapag-cash in ka sa GCash, kailangan pa pala i-top up sa Lala Move driver app? Yes, sir! Opo, kapanda, no? Need talaga mag- download ng GCash app kasi yun lang yung credited ni Lala Move para makapag-top up ka sa kanya ng ilalagay mo sa Lala Move wallet mo para maka-receive ka or maka-accept ka ng mga deliveries. And kailangan mo talaga ng GCash na app. Alright. Galing kay Chronicle. Shout out. Kailangan pa daw ba ng pro license? So, ito yung medyo hot topic ngayon, no, when it comes to delivery services na gamit ang motorsiklo. And miski ako, no, hindi ko alam to dati. Bakit ako napuyo ko? Hindi ko alam to dati, no, na yes po, when it comes to delivery and kapag ang motorsiklo is pinagkakakitaan mo pala, ang need mong hawak na lisensya is professional. And hindi ibig sabihin na professional ang hawak mo is mahusay ka na magmotor. The word professional itself is hindi nagdi-describe sa ability ng isang driver, rider, no? Ito is nagdi-describe sa profession, meaning hanap buhay. Pinagkakakitaan mo yung pagdadrive mo. And yun nga, sa Lala Move or sa kahit ano pang delivery services, kumikita tayo. So kailangan natin professional license. Approve yun. Next nating comment is, hindi ko alam kung tanong to, pinag-exam tayo, no? Kay Mr. Denso Shonen. Ang comment niya is 478. Ito yung unang kita natin, no? Dun sa vlog natin na first day ng as delivery rider sa Lala Move. 478 minus 20%. Yung 20% is yung porsyento ni Lala Move sa
delivery fee, no, sa kada transaction na gagawin mo, minus gas equals net income. So parang gustong malaman dito ni Sir Dencio, shoutout sa'yo, is sulit ba yung biyahe mo na 478 minus 20% nilalamove minus gas? Well, para sa akin sulit, no, kasi yung 478 sa 5 hours, hindi ka naman buong 5 oras na babiyahe nun, and mas marami pa nga ang tambay nun, no? Mas marami pa ang oras dun sa 5 hours na yon, is tambay ka lang, nag-aabang ka ng biyahe. 20% is maliit na porsyento, no, kumpara sa mga ibang delivery rider services na meron tayo dito sa Pinas. Mababa na yung 20% minus gas. Well, dun sa 5 hours na yon, sir, gaya nga ng sabi ko, no, hindi ka naman babiyahe ng 5 hours diretso, straight na 5 hours na biyahe para kumita ka ng 478. Sa 5 hours na yon is more on tambay ka lang and abang ng mga biyahe. So yung gas consumption, sir, hindi siya ganong ka lala ang bawas sa kikitain mo, kasi hindi ka naman makakaubos ng isang full tank, lalo na kay NMAX, sa biyahe mo na 5 hours lang. And yung mga biyahe na yun is malalapit lang, no? Dito lang yun, around Kabuyo, kasi hindi naman tayo lumalayo. Oy, sir! Teka lang, tabi tayo. Sikin na ata to. Hingi ng updated sticker. So nakita na naman natin si Ken, naka-vlog ako. Oh, ayos yan, ha. Shoutout kay Kuya Ken. Yo. Channel mo? Kuya Moto. Yun. Kuya Moto, subscribe nyo siya, no? Team Panda, baka naman. Yun, no? Kuya Moto. Bigyan natin, oh, Paulo Busa to. Bigyan natin ng updated. Mapapalitan na din. Yes. Salamat. Nakita kita, eh. Hindi ako nakapalitan. Ah. Busy, eh, oh. Iyakatid si boss. Ah, okay. Okay, ikan kasi. Sige. So, mabalik tayo sa usapan. Yung gas consumption, hindi siya mauubos sa 5 hours na biyahe mo, no? And based sa experience ko, no, nakaka 2 to 3 days ako na biyahe bago maubos yung gas. And sa 2 to 3 days na yon, hindi ka laging 27, hindi laging 478 lang yung kikitain mo. Kasi sa lalamove, depende sa sipag yung kikitain mo, kaya tingin ko sulit. Alright. Tanong ni Sean Lubin Estebrador. Hindi ko mapasa yung pinito. Recording pa ba tayo? Good evening, sir. Good evening din, sir, no? Dumaan ka ba sa virtual training nila? Yes, sir, no, dumaan tayo sa virtual training. Lalo ngayon, nung nag-apply tayo is ECQ, hindi sila nagkakaroon ng actual training, no, sa mga offices nila. Kasi nga nung ECQ is halos lahat ng lugar is lockdown. Lalo lang kahit pa naman ngayon, no, kahit ECQ na, hindi pa rin open yung mga offices nila, no, syempre for safety purposes na rin. Kaya dumaan tayo sa virtual training. So dumaan tayo sa virtual training, sir. And lahat dadaan doon, no? Walang palakasan dito, kay lalamu. Alright. Ito mula naman kay Kamot Tour. Kamot Tour. Parang ang kati ng pangalan mo, sir. Tanong niya is, panalo po ba talaga kapag naka-NMAX pag lalamove, hindi malakas sa gas? Well, para sa akin, sir, no, panalong panalo to si NMAX kung ikaw is isang lalamove rider, kasi una sa lahat, yung compartment niya is malaki, plus kung magkakaroon ka pa ng bag. And ano pa ba? Yung comfortability, sir. Yung comfortability sa pagbiyahe, lalo na kung magsisipag ka dito kay lalamove, isulit na sulit to si NMAX. Sa gas, wala tayong problema. Yung 6.6 liters natin is umaabot ng 200
50 kilometers bago maubos. So, ganun lang guys. Ganun ka sulit ng si NMAX pagdating kay lalamunin. Alright. Ito galing naman kay Matt E. Ang tanong niya is, okay po sir, what about benefits and insurance? Accident meron po ba? Well sir, nung una no, akala ko rin si Lala Move is walang insurance and puro delivery lang siya. Pero last week, naka-receive ako ng text from Lala Move na insured na ako. Ibig sabihin, pasok na ako sa insurance nila, which is yung Chubb. Chubb yung insurance nila no, sa mga motorcycle rider na magagamit mo kapag na-aksidente ka. Well, wag naman sana. At least secured ka, safe ka, kasi merong insurance. Okay ba yun? Tanong ni Michael De Duque. Sir, anong gamit mo para di malobat ang city mo? Sa ngayon, sir, ang gamit ko is power bank, Romos, 20,000 mAh. Pero kung matibay-tibay naman ang battery mo and malakas mag-charge ang motor mo, pwede mong pakabitan ng charging port yung motor mo, no? Para less hassle na rin sa pagdadala ng power bank. Alright. Ito, galing naman kay Gian Garuga Moto. Dito na tayo sa Golden. Dito ba ako lobat? Sir, tanong ko lang, bakit di nyo sinusubukan sa Manila? Gusto ko rin po maglalamove. Kaya nakuha lang po ako. Ah! Taga Manila siguro to, no? Well, sir, hindi tayo masyadong nabiyahe pa Manila kasi... well, aminado naman ako sa sarili ko. Lagi ako naliligaw dyan sa Manila. Hindi ko masausa ulo yung mga daan dyan. Kaya bihira tayong kumuha ng biyahe pa Manila kasi baka hindi na tayo makauwi. Real talk yan, sir. Yun lang yung dahilan kung bakit hindi tayo nabiyahe pa Manila. Alright. Galing kay Ruel. Ruel pala. Kay Boss Ruel. Tanong niya is, Kapanta, bakit di ka naka-uniform ng Lala Move? Well, sir, no, kapag na-approve ka kasi sa Lala Move, hindi agad antimano magkakaroon ka ng uniform, no? By schedule yon, and kailangan mo munang matapos yung cash band, which is 2,000 pesos na ikakalta sa Lala Move driver app mo, no? Every week, kakalta sa nga ng 500. Hanggang mabuo mo yung cash band, then waiting ka na lang para i-text nila kung kailan yung schedule mo para makuha mo yung lalabag, yung jacket, tsaka yung ID. So, okay ba yun? Galing kay Alvin Donasco. Lapit na tayo kalabos. Sir, paano kapag mayroon checkpoint, anong pinapakita mo sa kanila? Any docs verification na lalala mo, rider ka? Kasi nga wala ka pa din jacket at lalabag. So sir, kapag sa checkpoint, no, lalo na sa mga IATF checkpoint, ang pinapakita lang natin is yung certificated sheet ito. Certification siya, no, na nagpo-prove na ikaw isang Lala Move rider. And ino-honor yan sa lahat ng checkpoint, no, basta mayroong on certification. Palulusutin ka na nila. And wala ka ng problema doon. Certification lang, tsaka lisensya. Okay. Galing kay Yuan Mirey. Yuan, shout out. Need pa ba ng rapid pass pag bumabiyahe? Well sir, pag babiyahe ka sa Lala Move, ang kailangan mo lang is yung Lala Move certificate, no? Certification, which is makukuha mo kapag pumasa ka na sa virtual training and nakapagpasa ka na ng requirements. Itetext nila sa'yo na confirm ka na. Once ma-confirm ka na, mag-top up ka, tapos i-chat mo yung chat support, i-chat mo yung chat support mo via live chat sa Lala Move driver app and i-update mo sila doon, follow up mo yung certificate para i-send nila yon sa email mo na niregister mo sa account mo. So in that way, magkakaroon ka na ng certificate and yun lang ang kailangan, no? Pero i-send nila pero i-send din nila sa iyo yung rapid pass pag tagal-tagal. Alright. Galing kay Dwight. May Lala Move din kaya sa Batangas? Paano po mag-apply?
Sir, sa pagkakaalam ko, si Lalamog is pro hanggang ano pa lang, no? Hanggang Los Baños pa lang. Sa Batangas, wala pa. Ang mga nag-o-offer dyan is yung mga pasabay deliveries. Padala. And si Lalamog is hanggang Los Baños pa lang. Paglagpas doon, wala na. Hindi ka na makakapag-book o makakakuha ng mga deliveries. So, wala pa sa Batangas. Hopefully, magkaroon na. Para kay Franz Stephen. Tanong pala ni Franz Stephen. Boss, tanong wala kung pwede pumili ng booking katulad ng angkas. Yes po, sir. Pwede pumili ng booking. No? Actually, ngayon sa sitwasyon ngayon, hindi ka na makakapili kasi unahan. Paunahan na lang ngayon, no? Kasi kukunti na yung mga deliveries. Kasi nga, GCQ na tayo na marami nang nakakalabas. And yung mga delivery requests ko, kukunti na lang. Kaya hindi ka makakapamili kasi unahan. Pabilisan ng kamay ngayon, sir. Alright. So, galing kay Charge. Sir, ano ang pinagkaiba ng may Lalamog bag tsaka sa wala? Kasi may napanood ako ibang channel na maraming booking ng Lalamog kesa sa wala. Sir, yun nga, no? Kapag may Lalamog bag ka na, no? Yung official Lalamog bag is yung Lalamog driver up mo is parang magle-level up. I-activate ulit ni Lalamog Ops. At pagdating, pagka-activate ng Lalamog up mo is makaka-receive ka na ng mga Lalamog deliveries na nag-indicate si customer na kailangan nila ng insulated bag. At yung mga extra services, lalabas na rin yung sa Lalamove app mo. Kasi yung gamit natin ngayon, no, na Lalamove app is parang ito pa lang yung trial app ni Lalamove. Parang trainer ka pa lang, hindi ka pa as in makaka-receive ng lahat ng deliveries. Yung mga marireceive mong deliveries kapag bago ka pa lang is yung mga hindi kailangan ng bag, malilit na item lang. And depende na rin yung kay customer, no, kung hindi nila ititik yung tawag doon, need na insulated bag. Medyo ekis yun. So sana nakatulong yung sagot ko sa iyo, sir. Oh, so yun na yung mga tanong natin, no? And pamaya ako natatapusin pagkahatid kay Boss Panda kasi andito na ako sa kanila. Pamaya na ulit. So okay, so yun yung mga napili natin, no? Napili. Hindi naman actually napili. Random na napili natin, no, ng mga comments, mga katanungan tungkol sa Lalamove. And kung meron pa kayong mga katanungan tungkol sa Lalamove, no, comment nyo lang sa baba. And sa may mga mas may alam pa naman dyan, mas mabuti po kung tulungan nyo po kung sumagot sa mga katanungan dyan, no, sa comment section, para tayo rin yung magtutulungan. Lalo ngayon pandemic, kailangan ng lahat ng trabaho, lalo yung mga natanggal sa hanap buhay. So nahihitig ko na si boss, iniwan na ako ni shuttle. Dahil lang muna tayo sa Kabuyaw. So dito ko natatapusin itong vlog na to, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, click mo lang yung subscription button dyan sa baba at itik mo na yung notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. At wala ang helmet, hit mo yung like kung nagustuhan mo. Comments ka sa baba kung meron kang mga katanungan paano tungkol sa lalamo, but kung meron pa mga suggestion na pwede nating gawing video sa mga susunod na araw. So this is Team Panda Moto Vlog. Giiwan ng isang paalala. Ride wise and safe, mga kapanda. Questions about Lalamove driver. Peace.